Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Gagawin mo ang aming paniningan, ikaw na nalulugluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa sama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwain ng lahat, pakundangan sa kanyang kamatayan, akuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang huwag maging dapat na makadulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nininlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag
sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan na malas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng papagkalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ginoong Maria, napupunod ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwing ha. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasayo
ang Panginoon. Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugang iyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Palakpakan muna natin ang ating mahal na ina. Madalas, akala natin ang pagdiriwang na ito ay tungkol sa paglilihi ni Maria kay Jesus. Dahil malapit ang araw na ito sa Kapaskuhan. Ngunit hindi po. Dahil ito ay tungkol sa paglilihi kay Maria ng kanyang ina na si Santa Ana. Kaya nga mula sa araw na ito, makalipas ang siyam na buwan, si Maria ay isisilang. Mula ngayon, bilang kayo ng siyam na buwan, September 8, birthday ni Mama Mary. Kasi araw na ito ay tungkol sa paglilihi kay Maria. Ipinagdiriwang natin ang kapistahang ito dahil si Maria ay unang naging tao sa panahong ito. Si Maria ay unang naging tao. Tandaan po natin na tayo ay nagiging unang tao hindi sa ating kapanganakan, kundi sa simula nang tayo ay nasa sinapupunan. Kaya kahit sinasabing dugo pa lang yan, di ba? Yung iba sinasabi pag mga first month pa lang, dugo pa lang yan. Hindi, tao na yan. Ikaw ay tao na. Tao na tayong maituturing simula nang tayo ay nasa sinapupunan. At si Maria, habang nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, ay lubos ng pinagpala sa babaing lahat, sapagkat bago pa man siya isilang, siya na ay nagtaglay ng walang bahidungis na karangalan. Siya
ay isinilang ng walang orihinal na kasalanan. Dahil si Maria ay itinakda ng Diyos na magdala sa kanyang sinapupunan ng anak ng Diyos na tatawaging Jesus. Sa sinapupunan pa lang, na nasa sinapupunan pa lang si Maria, mayroon nang itinakda para sa kanya. Kaya naman, ang pagdiriwang natin ay nagpapakita sa atin na ang bawat isa ay mayroong itinakda ang Diyos. Sa simula pa lang na tayo ay nasa sinapupunan ng ating mga ina, mayroon nang itinakda ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin may itinakda sa atin, wala na tayong dapat gawin. Hindi ibig sabihin ang lahat ay basta-basta na lang mangyayari. Dahil ang ating kapalaran ay refleksyon lamang ng ating pagpili. Our destiny is a reflection of our choice. May pagpili, may kailangan gawin para maganap ang ating kapalaran. At ito yung ipinakita sa atin ng kwento sa Ebanghelyo. Narinig natin yung kwento ng pagdalaw ng anghel kay Maria o yung the Annunciation. Inihayag kay Maria ang plano at nais ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin wala nang kalayaan si Mariyang mamili. Hindi ibig sabihin walang choice si Maria. Mary was given a choice. Mayroong pagpipilian siya kung tatanggapin ba niya o tatanggihan. Hindi siya pinilit ng anghel. Mayroong pagpipilian si Maria. Tatanggapin o tatanggihan? Madali ba ang pagpili? Hindi po. Nagulumihanan nga si Maria, sabi sa Ebanghelyo, hindi niya maintindihan ang mangyayari. Malinaw ba sa kanya? Hindi po. Nagtanong nga si Maria at ang kanyang tanong, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Pero dahil si Maria ay malapit sa Diyos, nakuha niyang piliin ang Diyos. Dahil siya ay may pananampalataya sa Diyos, alam niya kung ano ang magpapalayo at magpapalapit sa kanya sa Diyos. Kung kaya't kahit mahirap, kahit may tanong, tinanggap ni Maria ang plano ng Diyos na siyang naging kanyang kapalaran. Kapalaran, ito yung ating kinabukasan na bunga ng ating pagpili sa buhay. Kung kaya't kung sino tayo ngayon, ay produkto lamang ng ating pagpili. Kung bakit ka isang ina o isang ama sa halip na isang estudyante ngayon, ay dahil sa iyong pagpili. Kung paano ka yumaman at nakaahon sa hirap, ay dahil sa iyong mga pinili na gawin sa buhay. Kung bakit ikaw ay isang doktor, isang enhinyero, isang guro, o isang negosyante, ay dahil parte ng iyong mga pinili. Pero hindi lahat tama ang ating pagpili. Hindi lahat mabuti ang ating pinipili.
Kaya naman sa ating unang pagbasa, ipinapakita ng aklat ng Henesis kung paano nagkamali ang ating unang mga magulang, sina Eva at Adan. Sa kanilang pagpili, dala ng kanilang kahinaan, dala ng kanilang kasakiman at kasalanan, nangyari ang maling pagpili. Nangyari ito dahil lumayo sila sa Diyos. Kung nakinig lang sila sa Diyos, hindi sana sila nagkamali. Kung hindi sila naghangad ng sobra-sobra para sa sarili, hindi sila nagkamali. Kung pinili nila na mapalapit sa Diyos, hindi sana mali ang kanilang pagpili. Kaya naman, para makapamili tayo ng tama, tanungin natin yung ating mga sarili. Kung meron kang desisyon na gagawin ngayon, mabuting tanungin mo muna ang iyong sarili. Ito bang aking pipiliin, magpapalapit o magpapalayo sa akin sa Diyos? Hanapin mo yung Diyos sa pipiliin mo para hindi ka magkamali. Ang ating kapalaran ay refleksyon ng ating pagpili at mga pinipili sa buhay. Para matupad ito, piliin kung ano ang magpapalapit sa atin sa Diyos. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at uhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang kalinis-linisang paglilihi, hinirang mo, O Diyos, si Maria bilang makabagong Eva, tanda ng bagong simula ng aming paglalakbay tungo sa buhay kabanalan. Kaysa niya, kami dumudulog sa iyo, aming Ama at tagapaglikha. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Lumago nawa ang simbahan sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria tungo sa kabanalan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Marating nawa ng buong mundo ang kapayapaan sa pamamagitan ng dasal at pagsisisi sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, maging gabay nawa namin siya sa aming paglalakbay tungo sa iyo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, maghilom nawa ang mundo sa pandemya na dulot ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapahinga nawa ang mga kapatid naming pumanaw
na sa piling ni Maria at ng mga banal sa kaluwalhatian mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin kaisa ng mahal na Birheng Maria na siyang hinirang mong maging kalinis-linisang ina ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang nabubuhay at nagahari kaisa mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang pagdilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kami mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para
sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariyang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pagtatalaga ng sambayan ng Pilipino sa Immaculada Concepcion. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na ina ng Diyos, habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang dinarasal ng sambayan ng Kristiyano na humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina. Kami ay bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito at naghahayag ng aming pagtatalaga at paghahabilin kung saan napapaloob, una sa lahat, ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayan ng nagagalak, natawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ng liwanag at kadiliman na ngayoy hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, ningin mo ang aming hibik na tahasan naming iniyahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yakapin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa na ngayon ay ipinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo. Dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na ina ng Diyos. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-laban na naghahati at sumisira sa aming bayan. Ipag-adya mo kami mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan. Ipag-adya mo kami mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa lahat ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Ipag-adya mo kami mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama. Ipag-adya mo kami mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu. Ipag-adya mo kami. Hibik nami pakinggan mo, o mahal na ina ni Kristo. Lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa kasaysayan namin bilang isang bayan ang walang hanggang kapangyarihan ng pagdiligtas, ang kapangyarihan ng mauwaing pag-ibig. Puksain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Papanibaguhin nawa nito ang kalooban at budhi ng bawat isa. O Maria, ina ni Jesus at aming ina, ikaw ang aming buhay, aming katamis-tamisan at aming pag-asa. Amen. Pagtatalaga ng mag-anak kay San Jose. Bunying San Jose, kalinga ng manunubos, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo pinagkatiwala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Sa iyo rin isinalalay ni Maria ang kanyang tiwala. Bahagi ka ng pagkatawang tao ni Jesucristo. Nakikisa kami sa Panginoong Jesucristo at mahal na ina sa pagpaparangal sa iyo. Taglay ang tunay na pag-ibig at pitagan. Sa araw na ito, nais ka naming maging aming ama na tagapagkalinga at tagapagtanggol. Nilob ng Diyos Ama na ipagdiwang ang taong ito na nakalaan sa iyong karangalan at sa 500 taon ng Kristyanismo sa aming kapuluan. Taglay ang pusong nagagalak, kinikilala ka namin bilang dakilang kaloob ng Diyos upang maging aming kamanlalakbay, guro, huwaran, tagapagtanggol ngayong taon ng Hubileo.
Lumalapit kami ngayon sa iyo upang italaga ang aming mga mag-anak at tahanan. Sa iyong makaamang pag-ibig at pangangalaga, itaguyod at hinubog mo ang banal na mag-anak sa Nazareth. Buong kababaang loob kami at naming isinasamo na basbasan mo ang lahat ng aming pagsisikap na gawing salamin ng pagmamahal ng Diyos ang aming mga mag-anak. Kamtinawa ng bumubuo ng aming mag-anak ang biyaya ng matibay na pananalig sa pahayag ng Diyos at aming mga gawain ay maging patunay ng aming pananampalataya. Tulungan mo kaming maging munting simbahan ng aming mga tahanan at pagtulad namin sa iyong halimbawa ng isang masunuring pananalig, hindi nagmamaliw na pag-ibig at matatag na pag-asa sa ating Amang mapagmahal. Lagi kang handang makinig at tumatalima sa kalooban ng Ama at iningatan mo si Jesus sa lahat ng panganib. Ipagadya mo kami sa lahat na makisisira sa mga pagpapahalagang batay sa Ebanghelyo at sa mga katarungang laban sa pamilya at buhay. Ingatan mo kami sa aming pakikibaka laban sa mga sakit ng aming lipunan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga inaasam at hinahangad sa ipagkakamit namin ng kaligtasan. Isinasamo namin sa iyo ang biyaya na mabigkis ang aming mga mag-anak sa tunay na Kristiyanong pag-ibig. Sa pakikisa sa Simbahang Katolika, turuan mo ang mga ama na isabuhay na maging salamin ng pag-ibig ng ating Ama sa Langit. Ang lahat ng aming pagsisikap na tumutulong sa aming kapwang nasa kagipitan, sa iyo namin isinasalalay. Sa iyo, San Jose, gayon din kina Jose at Maria, itinatalaga namin ang aming katawan at kaluluwa at ang lahat-lahat sa amin. San Jose, maging ama ka rin nawa sa amin, gabayan mo kami sa landas ng buhay, pagkamitin mo kami ng biyaya at awa at tibay ng kalooban at ipagsanggalang mo kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Minulwalhati kanon.
Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, ilumin.